dapat pag umulan ng ginto, mayroon tayong palanggana o batya na kung saan marami tayong masasalo. Good day everyone, Doc Freddy po ng Alfred TV. Ngayong araw, gusto kong pag-usapan natin kung bakit inaantay ko ang susunod na stock market crash. Tutok lang sa video na ito. Kadalasan, ang successful investing ay isang waiting game. Sabi nga ni Charlie Munger, "You don't make money by buying stocks. You don't make money by selling stocks. You make money while you wait." Ang ibig sabihin yan, may mga good times and bad times sa pagbili at pagbenta ng stocks. Ang pagkakaroon ng maraming cash o pera habang nag-aantay ng isang napakagandang opportunity ay isa sa pinakamagandang decision na maaari nating gawin sa pag-iinvest sa stock market. At kung dumating ang pagkakataon na yon, maaari tayong bumili ng mga kumpanya na on sale. 50%, 60% on sale. Kung ang mga tao sa stock market ay nagiging sakim, ito ang tamang panahon upang lumayo muna habang nag-aantay ng tamang pagkakataon. At ayon sa ating napag-aralan at naobserbahan, historically, ang stock market ay nagkakaroon ng recession o nagkakaroon ng crash every 10 years on average. Ang huling nagkaroon ng stock market crash ay noong 2008. Ngayon ay 2020 na. Hindi kaya malapit na ang susunod na stock market crash? When good companies are on sale, yan ang pinakamagandang pagkakataon na tayo ay bumili. Kung matatanda ninyo ang pinag-usapan natin noon, bumili lamang ng mga kumpanya na on sale, na kung saan mayroon tayong oportunidad, potensyal na kumita ng 50%, 60% na upside sa presyong pagkakabili natin ng bawat share na isang kumpanya. Dapat maintindihan natin ang difference ng price at saka value. Gaya ng napag-usapan natin noon, minsan, yung price na isang kumpanya ay napakataas. Dahil na rin siguro ito sa optimism ng mga bumibili at nagbebenta sa stock market, na kung saan ang presyo ng isang kumpanya o ang presyo ng stocks ng isang kumpanya ay mas mataas sa totoong valuation ng nasabing kumpanya. Hindi ito yung tamang panahon para bumili ng stocks. Kaya nga dapat abangan natin ang susunod na stock market crash. Gaya na lang ng mga smart investors. Ang mga big time investors gaya ni Warren Buffett, Charlie Munger, sa ngayon ay umaalis sa stock market. They are sitting on cash. Si Warren Buffett ay mayroong 116 billion cash. Siya mismo ay nag-aantay din sa susunod na stock market crash. Isa pang prominent na investor ang maaari natin tingnan, si Ray Dalio. Siya ay nagmamanage ng pinakamalaking hedge fund sa buong mundo. Mayroon siyang 120 billion na minamanage na fund. Siya din mismo ay nagsasabi na ang susunod na stock market crash ay nasa horizon na. Malapit na. Ang isang stock market crash ay hindi naman ganyan kasama. It's not really a negative thing. It is an investor's friend. At kung magkaroon ng stock market crash,
it will be raining gold. It will be an opportunity of a lifetime para sa mga matatalino at smart na mga investors. Tuwing nagkakaroon ng stock market crash at umabot na sa pinakailalim, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 taon muling makakabangon ang stock market. Ang problema ay ganito. Paano na lang kung ang lahat ng pera o cash natin ay naka-invest na sa stock market bago pa man dumating ang crash? Ito ay isang masaklap na pangyayari. Kasi ano pa ang perang ipambibili natin ng mga discounted companies gaya na lang ng SM, Ayala Corporation, BPI, BDO, Metrobank, Ayala Lands, Universal Robina, DMCI, Jollibee? Ano pa ang pera ipambibili natin kung ang lahat ng pera natin ngayon o nasa stock market na? Dapat pag umulan ng ginto, mayroon tayong palanggana o batya na kung saan marami tayong masasalo. Kumpara naman kung umuulan ng ginto at baso lang ang hawak natin. So ayan guys, yan ang mga dahilan kung bakit ako mismo ay inaantay ko rin ang susunod na stock market crash. Gusto kong marinig ang inyong opinion. Malapit na ba ang stock market crash? Doc Freddy po ulit ng Arfred TV. At kung bago ka sa channel na ito, don't forget to subscribe. Click na muna rin ang notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong videos. Mayroon pa akong isang YouTube channel, Freddy's Farm. Kung mahilig ka sa organic farming, subscribe ka rin. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. God is good all the time, and all the time, God is good. Paalam!